Ikapito ng Nobyembre, Huwebes, ng 31 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ang mga pariseo at mga guro ng batas. Tinatanggap niyan ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. Kung may 100 tupa ang isa sa inyo at mawala ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan ang 99 sa ilang para hanapin ang nawawala hanggang matagpuan niya ito? At pag natagpuan ito'y masaya niya itong pinapasan sa balikat. At pagdating sa bahay ay tatawagin niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Matuwa kayong kasama ko sapagkat natagpuan ko na ang nawawala kong tupa. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon din ng higit na kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Kung may 10 baryang pilak ang isang babae at nawala ang isa sa mga ito, hindi ba siya magsisindi ng ilaw? Magwawali sa bahay at hahanaping mabuti hanggang matagpuan ito? At pagkakita rito'y tatawagin ang mga kaibigang babae at mga kapitbahay. Matuwa kayong kasama ko sapagkat natagpuan ko ang nawawala kong baryang pilak. Sinasabi ko sa inyo na ganito rin sa mga anghel ng Diyos, magkakaroon ng kagalakan para sa isang makasalanang nagsisisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, matuwa kayong kasama ko sapagkat natagpuan ko na ang nawawala kong tupa. Natagpuan ko na ang nawawala kong baryang pilak. Natatapos sa pagdiriwang ang bawat talinhagang ating pinagninilayan. Mga kwento ito na nagpapakita sa kaligayahan ng Diyos kapag nasumpungan niya ang kanyang mga anak na naliligaw ng landas. Hindi lang siya basta naghihintay. Aktibo niyang hinahanap at hinahangad ang pagbabalik ng mga nawawala gaya ng pastol at ng babae sa talinhaga. Ipinahayag ni Jesus ang katangiang ito ng Diyos sa harap ng pagkakamali ng mga pariseo at mga guro ng batas na nangahas na bumuo ng pamantayang nagbubukod at nagsasaisang tabi sa mga tao makasalanan. Para sa kanila, marumi kaya dapat iwasan ang pakikisalamuha sa mga makasalanan upang hindi sila mahawa. Eksaktong kabaliktaran ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. Nauna nang minahal ng Diyos ang tao kahit pa ng makasalanan pa siya. Hangad ng Diyos na tipunin sa kanyang pagmamahal ang lahat kahit lahat naman ay nagkakasala. Magnanais ding makiisa na ginagawa ni Kristo ng paghahanap ang tunay na kasangga ng Diyos. At makikibahagi rin siya sa pagdiriwang sa bawat kaluluwang magbabalik loob sa Diyos. Pagsasagawa, ano ang tingin mo sa mga taong makasalanan? Mula sa mga magnanakaw, mandurukot, drug addict at mamamatay tao hanggang sa mga sinungaling, mapanlait at chismosa. Anong dapat mong gawin para sumunod sa halimbawa ni Kristo?